Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo guys. Bali, ang isi-share ko ngayon sa inyo ay tungkol ito guys sa ngipin ng kalabaw. Ngipin ng kalabaw guys. Marami dyan ang walang idea guys sa ngipin ng kalabaw. Tapos ngayon yung iba naman dyan guys is marami naman ang may kaalaman tungkol sa ngipin ng kalabaw. Yan guys ha. Kasi may mga katanungan sa akin, ma'am paano ba nakukuha ang ngipin ng kalabaw? Mutya ng ngipin ng kalabaw sa madaling salita. Mutya kasi kumbaga kakaiba yan guys yung pag-uusapan ng mga ganyan na ngipin. Kasi ang ngipin ng kalabaw alam mo naman natin guys na ano diba. Pero ang pinaka ano dyan guys ha, kasi marami ang nagtatanong sa akin ano po bakit po may ano yung ngipin ng kalabaw, may bertod, may kumbaga sa madaling salita may kakayahan, may power o ano pang tawag natin dyan guys ha. Tapos mga katanungan sa akin, paano ito nakukuha? Pwede bang bunutan daw guys? Bunutan yung ano, yung ngipin ng kalabaw. Yan guys, kumbaga mga kulang sila sa idea or mga kaalaman tungkol sa mga bagay na yan guys. Dahil ang ngipin ng kalabaw guys, sa yung sinasabi ng ngipin ng kalabaw na may bertod guys is hindi yan binubunot guys, kagaya ng ngipin ng tao na pupunta tayo sa dentist, magpapabunot tayo. Yan guys, hindi yan guys, ganyan. Dahil ang yung ngipin guys ng kalabaw na may bertod guys ay kusang nalalaglag yan. Halimbawa lang guys, kumbaga magbibigay ako ng sample para mas maliwanag, mas maintindihan nyo guys kung paano nakukuha ang ngipin ng kalabaw yan guys. Halimbawa may kalabaw kayo dyan guys ha. Kaso walang mga kalabaw dyan guys yung mga followers ko na nasa ibang bansa. Yung may mga kalabaw lang guys yung mga nasa ano lang guys nasa bukid yan guys talagang hindi maiwasan na may kalabaw sila. Halimbawa lang may kalabaw kayo guys. Tapos ngayon guys, ang ano kumbaga ano guys kumbaga makikita nyo yan kung talagang karapat dapat kayo na pagkakalooban guys ng mutya ng ngipin ng kalabaw ay talagang ano yan guys kumbaga pag ano yan guys kumbaga kapag nilabas yan kapag naglagas yan guys kumbaga kusa yan lalaglag. Hako sa lalaglag yan guys. Halimbawa, nandiyan ka sa harapan ng kalabaw mo. Tapos ngayon guys, makita mo na ang kalabaw mo ay kumbaga biglang lumagas sa ngipin. Ngipin, biglang may nahuhulog ng ngipin. Yan guys ay kunin mo. Dahil yan guys ay kumbaga napaka-powerful niyan ha. Napaka-powerful niyan guys dahil marami na akong kakilala guys na may ngipin ng kalabaw guys na talaga naman guys. Ang dala sa kanila ay nagdadala ng lakas. Lakas, hindi lang yan guys ha. Yan muna ang pag-uusapan natin yung lakas. Kumbaga, may kakaiba kang lakas kumpara sa iba. Halimbawa, ako, meron akong ganito. Mas malakas ako guys kumpara sa kaibigan ko o kahit na sino pa yan guys na walang mutya ng ngipin ng kalabaw. Dahil ito guys, kahit tumanda ka pa guys, kapag ikaw ay may mutya ng ngipin ng kalabaw, yan guys ay magdadala ng lakas sa'yo. Kumbaga sa madaling salita, ang kasama mo, wala ng lakas. Wala ng lakas sa madaling, pero ikaw guys, ha, kahit na matanda ka na talagang ano ka pa rin sa trabaho o hanap buhay, dahil kumbaga may kakaiba kang lakas. Yan guys, ang ibig kong sabihin kumpara doon sa wala. Yan, dahil ito ay nagdadala ng lakas sa atin. Yan ang pinaka number one guys na bertod ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Yan guys. Dahil may kilala ako guys na bali lumapit ito guys sa akin dati guys na talagang meron siyang mutya ng ngipin ng kalabaw. Alam nyo ba kung ano ang nangyari ha? Alam nyo ba? Bali ito lumapit din ito sa akin guys na ano yung bang nakisuyo din siya sa akin guys ng ano may pinakisuyo siya sa akin na mutya guys na talagang nagdala sa kanya ng ano ng protection guys sa kumbaga ito i-share ko sa inyo dahil siya ay may mutya ng ngipin ng kalabaw yan guys. Bali nakipag-usap siya sa akin guys tapos ngayon tinanong niya ako madam para saan ba ang mutya ng ngipin ng kalabaw yun pinaliwanag ko sa kanya kung para saan yun pero hindi pa ako nakakapag-vlog guys ng tungkol sa mutya ng ngipin ng kalabaw ngayon lang ako guys nag-vlog ng sa mutya ng ngipin ng kalabaw ha.
Tapos sinabi ko sa kanya, yun ay yun guys, talagang napakinabangan niya guys. Wala siyang kaalam-alam guys kung ano ang bertod ng mutya ng kalabaw guys. Mutya ng ngipi ng kalabaw, hindi. Mutya ng kalabaw. Yan guys, ang ibig kong sabihin talagang alam mo. Alam mo ta, alam nyo talaga, umaano siya guys, yung lumalaban siya, yung pabunuan, yung nakikipagpustahan para magkapera guys, ha? Para magkapera, pustahan niya yun. Yung alam na natin yung ganunan, yan guys ang ibig kong sabihin ha. Ngayon guys, talagang alam nyo, lagi siya nananalo, bulinggit lang siya sa madaling salita, maliit lang siya, binata lang siya guys, kumbaga bata pa, mga teenager, ang kanyang ano, yung edad niya ay nasa, yun ang sinasabi na nasa Daisy. Yan guys, sa mga teenager, wala pang asawa, boyfriend, boyfriend, girlfriend, girlfriend pa lang. Girlfriend pa lang kasi lalaki siya guys, di pwede mag-boyfriend. Yan guys, ang ibig kong sabihin, tapos ngayon napapalaban siya lagi guys. Alam nyo ba kung anong nangyari? Talagang lagi siya panalo guys. Lagi siya panalo, tapos ngayon guys, alam nyo ba kung anong nangyari? Nagkaroon sila ng katapat na isang lalaki na malaki. Malaking lalaki, ngayon syempre natalo sa pustahan dahil bakit lagi siya nananalo, dahil sa lakas ng ano niya, ng Berton, dahil may, hindi nila alam na may hawak ng ngipi ng kalabaw yung tao na yon, yung lumapit sa akin. Lagi nananalo, nagkapi ko na syempre talo na, o ano pa nga ba, syempre pag lagi kang talo syempre magagalit ka. Yan guys, ngayon nagkapi ko na guys, talagang alam nyo, talagang chinimpuhan siya guys. Hindi ko nababanggitin kung saang lugar ito nangyari guys. Na chinimpuhan siya kasi dati talagang ano ang communication namin nung hindi pa ako busy. Na chinimpuhan siya guys, talagang alam nyo, wala siyang kaano-ano. Buti na lang din siya guys, nakaano din siya guys sa akin ng ano, nakisuyo din siya guys sa akin ng mutya ng linta guys. Ha, mutya ng linta, kumbaga nakisuyo din siya sa akin. Yun kaya kumbaga nagkapatong-patong na ang bertog sa katawan niya. Ngayon chinimpuhan siya. Yung lalaki na yung guys is ano guys, may dalang bag guys, tapos ngayon, bigla itong humugot ng baril, binaril siya guys, binaril siya. Alam nyo ba kung ano ang nangyari, kaya grabe ang pasalamat niya sa akin guys, grabe ang pasalamat niya sa akin, sobra-sobra. Sabi niya, alam mo madam, sabi mo, alam mo, talagang binaril siya guys, dito talaga siya binaril. Talagang yung kapatid niya guys, nakita kung paano siya barilin. Yan, nakita siya. Kumbaga kitang-kita ng dalawang mata ng kapatid niya kung paano siya binaril. Talagang napasigaw ang kapatid niya, talagang iyak ng iyak. Dahil kitang-kita nila kung paano guys na baril yung binata na yung guys na may ngipi ng kalabaw, ha? Mutya ng ngipi ng kalabaw. Yan guys, tapos meron siyang mutya ng linta. Iba-iba guys yung mga ano niya. Iba-iba guys yung ano, yung mga hawak niya. Yan guys, kaya napakaganda guys na may mga ganyan-ganyan guys, ha, ganyan-ganyan mga kung ano-ano yan guys na mga mutya, dahil yan guys ay magdadala ng ano. Tapos alam nyo ba kung anong nangyari, ha? Talagang sabi niya, madam, ramdam ko talaga na parabang talagang nawala na din siya ng pag-asa, akala niya patay na din siya guys. Dahil binaril talagang dito ang tama guys, sa kaliwa. Sa kaliwa, syempre na dyan yung puso natin. Yan guys, tapos talagang paganyan niya daw, talagang nagulat siya dahil ginanyan niya walang dugo. Pero talagang ramdam daw niya guys, yung butas na para bang pug, yung bangguman. Nung talagang grabe yung kwento niya sa akin. Tapos ngayon, syempre guys, is talagang nangyari na yun guys. Sobrang takot ng pamilya niya, yung kapatid niya guys, kasi parang ulila sila. Ulila, syempre magkapatid na lang sila. Ngayon guys, sobrang takot. Ngayon ang ginawa ay pinatakas guys. Yung binata na yun guys ay pinatakas siya. Pinatakas siya. Huwag nyo nang itanong sa akin yung pangalan niya kasi medyo yung pangalan niya hindi ko na natandaan eh. Kasi dati may communication kaming dalawang gangsa na busy na ako. Yun talagang kinikwento niya lahat sa akin ang nangyari tungkol sa mutya ng ngipi ng kalabaw tapos mutya ng linta. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, nagtago na siya guys. Nagtago na talaga siya. Pumunta siya dito guys sa part ng Manila. Pumunta siya talagang doon siya napadpad guys sa may Santa Cruz. Yan. Hindi ko makalimutan kasi sabi niya, yun niya. Kasi yung address niya nakuha ko yun guys. Pero wala na yun kasi ano, yung address niya. Siyempre, tinatapon ko din yung mga ano.
Yan guys, napadpad siya tapos ngayon is pinag-usapan siya. Yung pala, yung ano na yun guys, kumbaga yung balita na yun guys ay nakarating na doon sa may pinuntahan siyang mga antingiro guys na kumbaga nasa gilid ng kalsada yan guys ha. Ngayon pinag-uusapan na siya na ganito, may binaril pala doon sa ano, hindi daw ito tinalaban, talagang sabi niya. Narinig niya mismo na talagang pinag-uusapan siya. Pero nagtago siya dahil nga guys, napakabalikan uli siya nung ano, yun guys, pati kapatid niya, nag-escape po sila doon sa ano. Dahil lang sa mga pustahan na yan guys ha. Kung magsusugal kayo guys ha, ito lang ang ano ko sa inyo. Kung magsusugal kayo, kung matalo kayo, syempre nagsugal kayo, posible na matalo kayo o manalo kayo. Walang pikunan yan guys, hindi yung babaril tayo ng tao dahil lang guys sa mga bagay niya, natalo na tayo ha. Hindi maganda yan guys ha. Kumbaga sports lang pagdating sa mga ganyan na pagsusugal. Kasi ano talaga guys, nagsugal tayo, ibig sabihin, hindi na porkit nagsugal tayo, ipumusta tayo, ay panalo na tayo. Lagi yan, panalo o talo ha. May panalo, may talo. Pag matalo tayo, tanggapin natin. Pag manalo tayo, talagang swerte natin. Yan lang guys. Kumbaga nakwento ko lang sa inyo, na share ko sa inyo kung ano ang kakayahan nito guys. Ano ang kakayahan nito. Tapos ngayon guys, i-share ko din sa inyo na kailangan guys, kung pwede lang guys, sa kasi maraming nagme-message sa akin guys na talagang gustong-gusto nila gumamit ng mga orasyon guys ha. Orasyon o buhay na salita. Mag-devotion po der pundo kayo ha. May upload ako dyan guys na devotion po der pundo ha. Yung mga bago kong followers na talagang gustong-gusto nila yun guys. Kasi nakikita nila sa akin kung paano, para bang iba guys eh, kapag nakapag-devotion po der pundo. Ituloy-tuloy nyo lang yan guys ha. Hindi ako nakakapagturo dito guys sa Messenger ha. Ituloy nyo lang basta kung ano yung mga sinasabi ko guys sa YouTube. Yun guys, ang sundan nyo devotion po der pundo. Ituloy-tuloy nyo lang para kumbaga mas malakas kayo. At pwede nyo rin gamitin guys, samot yan ang kalabaw na ito. Ha, halimbawa lang kailangan nyo ng lakas. Ha, halimbawa lang kailangan nyo ng lakas. Dahil ako guys, kagaya ng sinishare ko sa inyo na ako ay may kakaibang lakas. Kahit babae ako guys, babae ako, pero pag palakasan sa kapwa babae guys, may lakas ako guys. Ha, kumbaga mas may lakas ako. Yan guys, kagaya din ng ano, yung ibang na lalaki is talagang napapahanga din sila sa akin. Na-share ko na sa inyo dati guys na kumbaga minsan ginagamit ko din ang lakas ko nung time na yun guys na muntik akong masaksak guys dahil napikon din guys yung ano, syempre nung time na yun guys na marami na din guys yung panganib sa buhay ko na lagi ako naliligtas, nabaril ako guys, hindi pumutok yung baril, yan ang kwento ko sa inyo. Tapos yung sa lakas naman guys na para bang inaasar ako guys ng isang tao guys, lalaki siya guys, bata pa ako noon, mga 18 years old ako or 19, nandyan ako sa mga days na yan. Yan guys, inaasar ako, syempre napikun ako, ngayon ang ginawa ko guys, ay sinikmuraan ko siya. Lalaki yan guys ha, sinuntok ko talagang ang lakas ko dahil nag-orasyon ako. Yan guys, tapos ayun guys, namilipit siya. Eh syempre namilipit siya sa sakit. Ano pa nga bang gagawin niya? Siyempre, kukuha na siya ng armas niya. Kumuha guys, ito ng kutsilyo. Tumakbo papunta sa kusina. Yan guys. Tapos ngayon, anong ginawa? Hinabol ako ng kutsilyo. Takbo ako guys. Kasi kutsilyo na yun. Ibang usapan na yan guys. Pag sa lakas, lakas lang tayo yan guys. Pero pag ganyan na guys na sa kutsilyo, dapat may kabal ka na dyan. Yung kabal kunat sa katawan. Yung mga anting-anting o aghimat na pwedeng hawakan na kahit itakin ka. Yan guys, hindi ka tatalaban. Yan guys. Kaya tumakbo ako nun tapos kasi sa trabaho yun guys. Tumakba ako tapos ngayon kinaumagan. Hindi ako pumasok nung araw na yun guys. Nagpalamig na ako tapos kinaumagan. Bumalik na ako. Malamig na din siya. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon guys, i-share ko sa inyo. Halimbawa meron kayong ganito guys tapos kailangan nyo ng lakas. Lalo na guys kapag kayo ay mapapasabak sa suntukan o kahit na ano pang lakas na kailangan nyo guys ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kailangan nyo, may i-share ako sa inyong orasyon. Kasi may gumamit din guys dito guys doon sa amin na kagaya ng sinabi ko sa inyo. Bata pa ako guys, mulat na ako sa mga anting-anting na yan, agimat na yan, o mga gayuma na yan. Yan guys ang ibig ko sabihin. Bata pa ako, eksperto na ako sa mga bagay na yan.
Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya ano ngayon guys ha? Halimbawa lang mayroon kayo nito guys. Tapos ngayon napasaba kayo sa suntukan, rambulan ha. Basta huwag niyong aabusuhin ha. Kagaya ng sinabi ko sa inyo. Kagaya ng lalaki na yun guys na gumamit nito sa lakas ha. Bali sayawan guys. May sayawan, alam na natin yung mga sayawan na yan, di ba? Na noong kapanahuna natin guys na may mga sayawan. Hanggang ngayon, meron pa naman yung mga piyesta-piyesta. Ngayon, nagkaroon siya guys ng kalaban guys. Ha, kumbaga sinishare ko sa inyo yung mga kwento sa ngipin ng kalabaw. Ngayon guys, nagkaroon siya guys ng ano guys, kumbaga kalaban, malaking tao, syempre pinagtripan siya guys. Nagkaroon siya ng kaaway. Ngayon, ano ang ginawa niya, guys? Maliit lang siya, guys. Siguro kasing laki ko lang siya, guys, na ano. Kasing laki ko lang siya, maliit lang siguro. Kasi ako, guys, is nasa 5 feet lang ako, guys. Maliit lang ako. Yan, guys, pero ang lakas naman. Yan ang pinag-uusapan. Kahit maliit daw, nakakapuwing. Yan, guys. Kaya mag-ingat tayo sa maliliit. Dahil yung maliliit ay nakakapuwing. Ganun na nga, guys, ang nangyari. Talagang binuhat niya yung, guys, yung lalaki na mama siya guys, malaki, mataba, binuhat niya yung guys ha, tapos talagang ipinagsak niya. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya kumbaga napakaganda guys ng ano yung may mga orasyon o agimat na mga ano, halimbawa meron kayong ganito, tapos ngayon ang bubuhatin niyo ay halimbawa lang 220 kilos or 120 kilos, mabigat na yun guys ha. Halimbawa lang, tansyahin nyo yung gusto nyong kung ilang kilo ang gusto mong ibagsak sa tao na yan. Yan guys, kung ilang kilo. Banggitin mo yan lang ito guys, halimbawa lang mayroon kayong ganito. Amang bayala to, 120 kilos, suntukin nyo yan guys. Ayan guys, talagang ang lakas ng kamao nyo yan ay parang binagsakan ang mukha niya ng 120 kilos na ano. Kaya talagang sigurado yan guys. Ano, basta yan ang sinasabi ko sa inyo ha, mag-devotion po der pundo kayo para mas makapagana kayo ng mga orasyon. Yan lang guys, amang bayalatom, 120 kilos. Depende guys sa ano nyo, sa bigat na gusto nyo ha. Tandaan lagi ha, kasi yung iba dyan guys is nag-aano sa akin, kumbaga gusto nila automatic gagamit kayo ng mga orasyon o buhay na salita. Ha, hindi kayo basta-basta makakagamit ng mga ganyan guys kapag hindi kayo nakapag-devotion po der pundo ha. Kailangan mag-devotion po der pundo kayo, humingi kayo ng pahintulot sa Diyos Ama kung para pagkaluban kayo ng kapangyarihan o kakayahan guys. Kagaya ng ginawa niya sa akin na talagang kumbaga pinagkalooban niya ako. Kaya nakakapagana ako guys ng mga orasyon ha, o buhay na salita. Yan lang guys, tapos ngayon, ano pa ang meron ang mutya ng ngipin ng kalabaw? Napakaganda nito guys, hindi lang ito sa lakas na halimbawa tatanda ka na ikaw ay hindi ano, may lakas ka pa rin. Hindi kagaya ng iba na kapag matanda na is wala ng lakas. Dahil subok na subok ko yan guys, yung mga bagay na ganyan guys, na kahit na ano, hindi ko naman dinideny sa inyo, diba guys, na nasabi ko, naging married ako guys sa isang Turkish na talagang napabilib din yun guys sa lakas ko. Isipin mo, Turkish yun guys, malakas, malalaki ang kamao nun. Halos ang kamao nun guys, is halos doble ng kamao ko kasi syempre mga foreigner, malalakas, kumbaga malalaki. Yan guys, malalaki ang kamao yan guys, ang ibig kong sabihin na huwag tayo dito maging ano guys, huwag tayo maging green minded. Yan guys ang ibig kong sabihin, tapos ngayon guys talagang inano ko siya guys, kumbaga pero yung parabang nakipag inano ko, sinubo ko ang lakas niya. Yung talagang sabi ko, sige ano tayo, palakasan tayo. Yung ganun talagang hindi niya alam, nag-oorasyon ako guys. Tapos ngayon guys, talagang napabilib siya sa akin. Sabi niya sa lahat daw ng babae guys, kumbaga naging, alam, kahit mga kaibigan o kahit na ano pa yan, babae na yan, girlfriend, ex-girlfriend o ano pa yan guys. Ako lang daw guys yung na-encounter niya na may kakaibang lakas. Dahil sabi niya, wow, sabi niya ang lakas mo. Yung ganun, para bang ikaw ay kakaiba sa lahat ng babae. Dahil may lakas daw ako guys, dahil nakipagbunuan ako sa kanya. Yan guys ang ibig kong sabihin, kaya kumbaga yan ha, hindi natin makikita sa itsura ng isang tao kung may kakayahan yan o wala ha. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo na huwag tayo basta-basta
babangga ng isang tao, ha? Yan guys, kasi hindi natin namamalayan, yan ay may mga alam na kung ano-ano. Ang haba guys, ngayon ang share ko sa inyo, ha? Andito pa guys, yung ano yung tungkol guys sa ano, kung ano pang meron ito guys. Kapag meron ka nito guys, ito din guys ay magdadala sa iyo ng protection tungkol sa kulam. Alam na natin yung kulam, lagi kong pinapaliwanag sa inyo na kapag nakulam ang isang tao, ay may sakit yan na kahit dalhin yan guys sa hospital, ipa-check up nyo ang result niyan ay negative. Negative dahil ang sakit niya ay kumbaga kinulam. Yan guys, kaya kumbaga pag nagpa-check up kayo guys, tapos negative, pumunta na kayo ng magaling na albularyo. Dahil yan guys ay kulam, hindi yan mapapagaling guys ng doktor. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil marami akong kakilala guys na biktima ng kulam. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos barang guys, ang barang naman guys ay inaano ko sa inyo sa mga bago kong followers na bago pa lang dito sa akin. Yan guys, ang barang naman guys ay papasukan ng insekto ang katawan nyo. Ha? Kapag napasukan na yan guys, alam na alam ko lahat guys ko yung proseso kung paano ang pagbarang. Halimbawa, mag-aalaga ng insekto, tapos ngayon yung mga insekto na yan, uutusan na yan guys papunta sa'yo. Kahit marami kayo sa loob ng bahay, kahit sampu kayo, pero kapag ang pangalan mo doon, ang naano doon guys, sa insekto na yun, uutusan nyo na ito si Maria, puntahan mo, pumasok kayo sa katawan niya. Papasok na yan guys sa katawan nyo habang kayo ay natutulog. Pagtulog na kayo guys, papasok na yan, wala kayong kamalay-malay, nandoon na sa loob ng katawan nyo. Ano na ang mangyayari sa inyo sa mga barang na yan guys? Kakainin na ang mga organ nyo dahil wala silang makain sa loob dyan. Siyempre, ano pa ang kakainin, yung puso nyo, kung ano-ano dyan ang kakainin. Yan guys, kaya may lumalabas na barang, ha? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, maglagay kayo lagi ng proteksyon. Yan, napakaganda protection ha. Kasi mahirap magkasakit guys dahil marami akong kakilala guys na nabarang din. Nung namatay na sila ay lumalabas, halimbawa uod. Uod, pinapasok ito sa katawan. Nung namatay na siya guys, is naglabasa na yung uod sa katawan niya. Yan guys, hindi lang uod, yung iba insekto. Depende guys sa ipapasok sa inyong katawan ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga lagi tayo mag-iingat, protection, lagi tayo maglagay ng protection sa ating katawan. Yan guys, napakaganda nito. Tapos yung mga palipadhangin. Alam na natin guys, yung mga palipadhangin, di ba? Yung palipadhangin na kahit sa picture lang ay pwede kang tirahin. Halimbawa, naglalakad ka lang, dumaan ka lang sa harapan ko. Tapos pwede kitang paliparan ng hangin, gayuma man yan o sakit na ibibigay ko sa'yo. Yan guys. Halimbawa, sakit, kamalasan, pwede kita, ihipan lang kita, mag-orasyon lang ako ng ganito, ganyan, o tigal po. O kahit na ano pa yan guys, yan ang sinasabing palipad hangin. Kaya mag-iingat kayo. Halimbawa lang, dumaan ka lang sa harapan ko, tapos medyo anuhan lang kita guys, mag-orasyon ako, mag-usa lang ako ng buhay na salita, tapos ihipan kita. Yan, yun ang sinasabing palipad hangin. Pwede rin sa picture mo ha. Yan guys, kaya lagi tayo mag-iingat. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maglagay kayo ng protection sa inyong katawan ha. Dahil hindi nyo namamalayan, sumama na ang pakiramdam nyo. Yun pala, may palipad hangin na kayo. Yan guys, ang ibig kong sabihin, napakahirap guys. Lalo na ngayon guys, na as in marami ang may mga alam. May mga dunong sa mga bagay na yan guys dahil natututo sila sa YouTube. Pero ako, ang tinuturo ko sa inyo ay kung paano ito proteksyonan ha. Yung mga bagay at hindi ako nagtuturo na sabihin ko mambarang, mangkula, magpalipad hangin. Hindi yan maganda guys ha, dahil may karma yan, may balik yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, matuto tayo magpatawad. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ano mang black magic na yan guys, basta may ikaw ay merong ano guys, mutya ng ipin ng kalabaw, napakaganda nito guys. Hindi ka tatalaban ng mga ganyan guys, yung mga black magic o white magic na yan. Yan guys ang sinasabi ko sa inyo ha. Kaya lagi kong pinapaalala sa inyo na protection, mas maganda yung mas marami, kumbaga mas powerful yan guys. Excuse me. Tapos ngayon guys, ano pa guys ang ano nito guys? Kapag meron kayo nito guys, ay hindi kayo guys malalapitan ng mga ano yung mga elemento na masasama. Alam na natin yung masasamang elemento, 'di ba? Lagi ko yan pinapaliwanag sa inyo. Ano ang dala ng masamang elemento na yan guys? Ha. Masamang elemento na yan ang dala guys is kamalasan sa buhay, financial. Yan guys. Ibig sabihin, may mga masamang elemento na nakakalapit sa inyo. Kita nyo ako, walang nakakalapit sa akin guys. Kaya kumbaga swerte ang dumarating sa akin.
Dahil ang nandiyan naman sa akin, guys, ay mababait na elemento yan, guys. Kapag masamang elemento, guys, ang dala sa inyo, guys, ay hindi ko na pahabain yung kwento ko. Ang dala sa inyo, guys, ay kamalasan sa financial. Sakit. Yan, guys, wasak na pamilya. Lagi problemado, stress, or depression. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Kapag may mga ganyan kayo, guys, kayo ay madaling lapitan ng mga, ano, kumbaga kayo ay nalalapitan ng masamang elemento. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Dahil yung masama, alam na natin yung masama, at yung mabuti naman, alam na natin kung ano ang mabuti. Ang mabait na elemento, ang dala niyan ay swerte sa buhay. Swerte sa buhay, malusog na pangangatawan, masayang pamilya, at masayang pamumuhay. Yan, guys, kagaya ng sa akin, guys, na kumbaga ang dala nila sa akin, guys, dahil mababait, guys, yung gabay ko, yan ang sinasabing gabay, ha, gabay na nagdadala ng swerte, protection. Dati sakitin kami, ngayon wala nang sakit. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, dati nagme-maintenance ako, guys, ng ano, yung mga sa, kung ano-anong mga sakit yan, guys. Pero ngayon talagang healthy ako. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Nakakatulong ang mga yan, yung mga gabay na yan na sinasabi ko, mababait na elemento, guys. Yan ang ibig kong sabihin. At ito din, guys, ay nagdadala ng swerte, guys, sa negosyo. Kahit na anong negosyo nyo yan, guys, na kahit anong business, guys, sa basta business, magdadala yan ng swerte. Yan, guys. Pero yan nga ang sinasabi, business or trabaho yan, guys, ay magdadala ng swerte, ha. Kasi marami na, guys, ang lumapit sa akin na kumbaga, isasampul ko na lang ito, guys, masyado ng mahaba yung kwento ko sa inyo ngayon. Kasi ang tagal, guys, hindi ako nakapag-vlog, ha. Kaya kumbaga, ang haba ngayon ng turo ko sa inyo. Ano, bali, guys, sa work naman, guys, halimbawa lang, yung isa, may isa akong kakilala, guys. Isa siyang attorney, guys, na talagang lagi din siya, guys, nag-aano sa akin, guys. Ha, talagang lagi yan nagkukonsult sa akin. Ma'am, ano po ang gagawin ko? Ganito, ganyan. Ganito, ganyan. Talagang hirap na ako sa trabaho ko. Yung ganun, guys. Kasi bali, nag-work kahit na ano siya, pero nag-work siya sa isang malaking company. Kaso yung mga boss niya ay talagang, eh syempre alam naman natin mga milyonaryo ang iba dyan. Kasi kapag milyonaryo, bilyonaryo, medyo hindi maganda yung pakikitungo sa tauhan. Pero meron naman dyan, guys, na mayayaman, bilyonaryo, pero ang babait nila. Kaya yung mga tao na yan, na mga bilyonaryo, mayayaman, na talagang mababait, talagang saludo ako sa mga tao na yan. Talagang mas swiswertihin pa yan, guys. Hayo na nga, guys, isang attorney ang lumapit sa akin, talagang, guys, ang problema niya sa work niya, grabe. Talagang ginabayan siya ng mga gamit niya. Talagang isipin niyo attorney siya, pero nagkaroon siya ng ano, hilig sa mga kung ano-ano mga pampaswerte. Protection talagang grabe. Yan, guys, pero talagang nabago ang buhay niya. Kaya nagpasalamat siya sa akin ng sobra-sobra. Sabi niya talaga ngayon, tama ka, madam, tama ka, ma'am. Ngayon, mas maganda ngayon ang trabaho ko. Kasi talagang sabi ko, umalis ka na sa trabaho na yan. Para bang inano ko siya, mag-ano ka ng ibang trabaho. Talagang sobrang pasalamat niya sa akin. Dahil kahit papano nagabayan ko siya. Ngayon, medyo tahimik na siya, guys. Pero nung stress siya, guys, lagi nandyan yan. Nakaano yan lagi sa akin. Consult yan lagi, guys. Marami na, guys, ang lumapit sa akin, guys, na talagang kumbaga, ang talagang nabago ang buhay nila, guys. Ha, maraming-marami, guys. Maraming-maraming nagpapasalamat sa akin, guys. Lagi, hindi ko na yan napopost sa Facebook ko dahil sobra nga akong busy. Ang dami-dami nila, guys. Sobra-sobra. Ha, maraming-maraming nagpapasalamat sa akin. Na ganito, Ma'am Aski, maraming-maraming salamat. Dahil kahit papano talagang gumana ang buhay ko ngayon. Talagang, ay, naku, bunggang-bunga talaga yan, guys. Ang ibig kong sabihin, tapos yung iba naman, guys, is medyo nahihirapan kayo, ha. Basta matuto lang kayo magdasal, maging positibo kayo. Yan, guys, ang lagi kong sinasabi sa inyo, ha. Yan lang, guys, ha. Huwag tayo magmamadali dahil hindi lahat ng bagay ay namamadali, guys, ha. Kung pwede nga lang, guys, na automatic, bibigyan ko kayo ng swerte. Lahat kayo ay gagawin ko. Yan lang, guys, ha. Kasi ano yan, guys, eh. Kumbaga, ang connection lang natin dito, guys, is sa mga gamit, guys, na pinapakisuyo nyo sa akin, na pinapadasalan yun. Talagang ipinagpipray ko yung gamit nyo yun, guys, kahit nandyan na yan sa inyo. Talagang tuloy-tuloy ang prayers ko para sa inyo. Kaya, kumbaga, marami, guys, ang lumapit sa akin na gumaan ang buhay. Yung iba ay swinerte. Basta yung mga nasa ano pa dyan, guys, maghintay kayo. Darating ang araw, guys,
kumbaga mas malayo pa ang mararating ninyo. Yan guys, basta ituloy nyo lang yung mga tinuturo ko ha. Yan lang guys, ha. Yan lang ang isishare ko sa inyo ngayon guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Tapos yung mga ano pala ha, yung mga bago kong followers dyan. Ask him Julie Janem kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube. Yun din guys ang pangalan ko sa Facebook ha. Kasi ang daming naghahanap sa akin. Yan lang guys. I love you all. Tapos yung orasyon pala guys na amang bayala tom. Dipindi na yan sa inyo kung ilang kilo ang babanggitin nyo. Halimbawa 200 kilos. Dipindi na yan sa inyo. Basta tuuro ko sa inyo. Mag-devotion po der pundo kayo ha. Yan guys. Para kumbaga magkaroon kayo ng kakayahan sa spiritual. Dahil maraming nag-message sa akin guys, kahit mayayaman talaga guys, as in talagang gustong-gusto nila yung spiritual. Dahil wala namang masama sa spiritual guys, depende yan sa inyo kung manggagamot kayo, manggagamot. Depende sa inyo kung gusto nyo na swertehin kayo. Yan guys, depende sa inyo. Kayo na ang bahala kung ano gusto nyo pasukin. Dahil ako guys, ang inano ko guys, si spam paswerte. Yan lang guys ha. Kasi syempre, gusto ko makaahon ako sa hirap ng buhay. Kaya yung guys, ang kinarer ko. Dahil alam naman natin guys, na ang buhay ko dati ay talagang as in grabe, diba? Alam nyo na yan. Alam ng mga followers ko na nakasubaybay talaga sa akin. Kilalang kilala nila ako. Yan guys, pero naabot ko yung mga pangarap ko. Yan lang guys. Thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko ha. Pasensya na kayo kung minsan may mga nakikita kayo na di maganda sa akin. Kaya minsan bihira ako guys mag-vlog ha. Kasi yun nga, may mag-message sa akin. Mamay nakita na naman ako sa'yo, ganyan-ganyan guys ha. Pero okay lang yan sa akin, normal lang yan sa akin. Tanggap ko kung ano yung pagkatao ko yan guys ha. Thank you guys. Bye.